Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo, kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa kindergarten! Pangangalaga sa sarili at katawan, tutulong sa magulang sa gawain tahanan, at pagiging responsabling mamamayan. Lahat yan dito matututuhan, kahit wala ka sa paaralan, marami pa rin kaalaman. Halina sa kindergarten, ito na ang kasiyahan. Ano pang ko kayo ng fried chicken. Halika, tikman nyo! Ang sarap po, Teacher Levin! Paborito ko po ito! Buti naman at sigurado akong magugustuhan nyo ito! Mga bata, kayo, ano ang paborito niyong pagkain? Sigurado akong kapag pinagluluto kayo ni Nanay ng paborito niyong pagkain, excited kayo agad! Lalo na kapag naaamoy nyo na mabango ito. At kapag natikman nyo na ito, mas magiging masaya pa kayo. Naaamoy nyo ang mga pagkain na ito gamit ang inyong ilong. Nalalasahan nyo naman ito gamit ng inyong dila. Pag-aralan pa natin ang tungkol dito mamaya. Ngayon, samahan nyo muna akong umawit at sumayaw. Kamusta ka? Mabuti ba? Natutuwa akong makita ka. Ang ating bagong aralin, buong ngiti nating salubungin. Ipalakpak ang kamay, ipadyak ang mga paa, iunat ang iyong leeg, ikemot ang Subukan mo na bang makaamoy ng mga bulaklak? Ano ang amoy nito? Mabango, hindi ba? Ang bulok na basura, nakaamoy ka na ba nito? Mabaho, hindi ba? Gamit ang ating ilong, naaamoy natin ang mga bagay sa ating paligid. Maaari tayong makaamoy ng iba pang mga bagay na mabango, gaya ng pabango at sabon. Maaari rin tayong makaamoy ng iba pang bagay na mabaho, gaya ng dumi ng hayop at usok ng mga sasakyan. Tinatakpan natin ang ating ilong kapag nakakaamoy ng mga mabahong bagay gaya nito. Gamit rin ang ating ilong, tayo ay nakakahinga. Kaya mahalaga ang ating ilong. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kung mawawala ito? Halika, samahan niyo ako sa unang gawain para sa araw na ito.
ninyo ang larawan na ito? Ano sa tingin nyo ang parte ng kanyang mukha na nawawala? Kung ang sagot nyo ay ilong, magaling! Alin kaya dito ang tamang ilong para sa kanya? Ito ba? Oops! Ilong ito ng baboy! Ito kaya? Ay! Ilong ito ng kabayo! Ito kaya? Naku! Ilong ito ng aso! Ito kaya? Magaling! Ito ang tamang ilong na nawawala sa larawan. Salamat sa tulong nyo para mahanap ito, ha? Dahil sa inyong angking galing, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Ano kaya ang mangyayari sa atin kung wala tayong ilong? Kung wala tayong ilong, hindi natin maaamoy ang mga bagay sa ating paligid. Mahihirapan rin tayong huminga. Kaya dapat nating alagaan ang ating ilong. Punasan ang ilong ng malinis na tela lamang. Huwag ring tusukin ang ilong ng daliri o kaya naman ng matutulis na bagay. Mapili ka ba sa pagkain? Dapat nga bang ayawan ang mga inihahain sa atin ni nanay? Alamin sa kwento ngayon ni Teacher K ng Kawit, Cavite. Maraming salamat, Teacher Levin! Kamusta mga bata? Ang kwento natin ngayong araw na ito ay pinamagatang, Aba! Aba! May lasa na ang pagkain ni Mina! Ito ay isinulat at iginuhit ni Cherry Don M. Makatubal. Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan. Kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklat. Nakaibigan. At naubos ko ang pagkain sa lamesa. Ngunit bago ang lahat, anumang pagkain ay walang lasa sa agahan, tanghalian, at hapunan. Palaging walang gana. Mina anak, kumain ka ng biyaya, ani ng aking ina. Ayoko niyan, mama. Ang pangit ng lasa. Subukan mo tong biskotso. Masarap ito. Ayoko po, Mama. Wala yung lasa. Anak, kailangan mong kumain dahil insulin mo'y bababa at katawan mo ay hihina. Pakiusap ng ina. Ngunit si Mina ay wala pa rin gana. Dumating nga ang panahon na wala na kaming pagkain sa lamesa. Ang meron na lang kami ay bigas na isang lata. Paano ko kaya ito pasasarapin para kay Mina? Nag-aalala ang ani ni Mama. Kumawa ng paraan si Mama para isang latang bigas ay magkalasa. Kumuha siya ng tubo na sa aming lugar ay sagana. At isinahog ang katas nito sa bigas na isang lata. Naku! Ang sarap ng inyong niluto, Mama! Ngayon lang ako nakatikim ng pagkain ganito ang lasa. Simula noon, kanilang nalaman na tubo pala ay mabuti sa katawan. Basta, paggamit ay katamtaman. Anumang putahi ay nagiging matamis at malinamnam. Ngayon, masarap na ang piyaya at biskotso. Salamat sa tubo na nagbibigay ng matamis na lasa dito. Sana ay nakapulutan niyo ng aral ang kwento natin ngayon. Hanggang sa muli mga bata!
Maraming salamat sa iyong pagkikwento, Teacher Kay. Pam, Sam, nakatikim na ba kayo ng piyaya at biskotso? Opo, Teacher Levin. Madalas po namin kinakain ito tuwing merienda. Masarap, hindi ba? Mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa kwento ni Teacher Kay? Kung gayon, ay tatanungin ko kayo ha. Ano ang pangalan ng bata na ayaw kumain sa kwento? Kung ang sagot mo ay Nina, ikaw ay tama. Ano kaya ang nararamdaman ng nanay ni Nina kapag ayaw niyang kumain? Marahil ay nalulungkot ang nanay ni Nina sa tuwing ayaw niyang kumain. Iyon rin ba ang nasa isip mo? Kung oo, ikaw ay tama. Ano kaya ang mangyayari kay Nina kung patuloy niyang hindi kakainin ang mga pagkain inihahanda ni nanay? Kung hindi kakain si Nina, siya ay mahihina at magkakasakit. Kung ito rin ang nasa isip mo, ikaw ay tama. Dapat nga bang maging mapilis sa pagkain? Dapat bang ayawan ang mga pagkain na inihahain ni nanay? Mga bata, tandaan, hindi dapat maging mapilis sa pagkain. Huwag aayawan ang mga hinahain ni nanay o kung sino mang nakatatanda na kasama mo sa bahay. Pinaghirapan nila itong ihanda at lutuin. Kaya naman, malulungkot sila kung aayawan niyo ito at hindi kakainin. Dagdag pa roon, siguradong masustansya ang mga pagkain na kanilang hinahain. Kaya makakatulong ito para kayo ay maging malusog at malakas. Teacher Levin, lagi ko pong kinakain at inuubos ang mga pagkain ihinahain ni nanay. Ako rin po, Teacher Levin. Mabuti naman kung ganun, Pam at Sam. Sana kayo rin mga bata. Bigkasin natin muli. G 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 g. Letra G. Mga bata, subukin niya natin isulat ang letrang G. Isa pa. Ganito rin ba ang malaking letrang G na nagawa ninyo? Magaling! Ngayon naman, subukin natin gumawa ng maliit na letrang G. Ulitin nga natin. Ganito rin ba ang maliit na letrang G na nagawa ninyo? Magaling! Mga bata, halika! Pagsalu-saluhan natin ang mga inihanda kong pagkain. Ito ang fried chicken at kanin. Meron din ako nilutong gulay, ang ampalaya. Maaari rin tayong gumawa ng sawsawan para lalong ganahan itong sinasam at itam. Mayroon ditong toyo, suka at sini. Pagkatapos kumain, uminom tayo ng mango juice. Iba-iba ang lasa ng mga pagkain na ito. Gamit ang ating dila, malalasahan natin ang mga ito. Ang mango juice ay matamis. Matamis rin ang ice cream. Iwasan natin ang pagkain ng labis na matatamis na pagkain dahil hindi ito maganda para sa ating malusog na pangangatawan.
Ang toyo naman ay maalat. Maalat rin ang asin. Ang suka naman ay maasim. Maasim rin ang kalamansi. Ang sili naman ay maanghang. Maanghang rin ang luya. Ang ampalaya naman ay mapait. Pero kahit mapait ito, dapat natin itong kainin dahil ito ay masustansya. Kung wala ang ating dila, hindi natin malalasahan ang mga pagkain ito. Natikman niyo na ba ang mga ito? Halika, punta tayo sa kusina. Marami pong pagkain doon. Ano kaya ang lasa ng mga ito? Tingnan niyo ang mga pagkain ito. Pagsama-samahin natin ang mga pagkain, magkakapareho ng lasa. Pero mga bata, tandaan! Siguraduhin na kayo ay may gabay mula kay nanay, tatay, o kung sino mang nakatatanda ang iyong kasama sa bahay sa pagtikim ng mga pagkain ito. Alin sa mga pagkain ito ang matamis? Kung ang sagot mo ay cupcake at chocolate, ikaw ay tama! Alin naman sa mga pagkain ito ang maalat? Kung ang sagot mo ay bagoong at isdang tuyo, ikaw muli ay tama. Alin naman ang maasin? Sampalok at hilaw ng mangga ba ang nasa isip mo? Kung oo, mahusay! Alin naman kaya ang mapait? Kung ang nasa isip mo ay kape, magaling! Alin naman kaya sa mga pagkain ito ang maanghang? Kung ang sagot mo ay paminta, ikaw ay tama! Ito ang mga pagkain matamis, maalat, maasim, mapait, at maanghang. Sigurado akong natukoy mo ang mga pagkain magkapareho ang lasa. Dahil sa iyong angking galing, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Nabusog ba kayo, Pamatsam? Opo, Teacher Levin. Ang sarap po ng inihanda niyong mga pagkain. Isang masayang araw naman ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako si Teacher Levin. Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam! Paalam!